Simula pa lang ng season, mabilis na ang naging galawan ng mga teams sa trade market. Isa na rito ang patuloy na pagpapalakas ng San Miguel pagkaraan nilang makuha si Robbie Herndon mula sa Converge. Pero sino pa nga ba ang teams na dumalaw sa pagsisimula pa lamang ng Season 47? Marami ang ginulat noong ika-6 ng Hunyo matapos ang trade sa pagitan ng Converge at San Miguel. Pinadala ng Fiber Sir si Herndon, isa sa mga mahuhusay na shooters sa liga. Papunta sa Beermen ilang oras bago ito kumirma ng kontrata para sa Kupunan. Kalaunan ay naging sign and trade deal pala ito kung saan natanggap ng Fiber Sirs ang 2023 at 2024 second round picks sa draft ng Beermen kapalit ni Herndon. Ilang linggo na rin umugong ang sitwasyon ni Herndon at napabalita pa nga sa ulat ni Spin.ph Associate Editor Jerry Ramos na naghahanap na ang Converge ng kapalitan para sa Phil-Am winger na noong mga panahong iyon ay hindi pa nakakapirma ng kontrata. Hindi rin naman matatawaran ang kapasidad ni Herndon matapos niya magdala ng 9.2 points, 4.3 rebounds at 1.1 assist itong nakaraang 2021 to 2022 Governor's Cup para sa Aces. Ngunit sa wakas ay nagkatotoo nga ang chismis at matapos pumirma ni Herndon ng 1-year contract sa Converge, agad siyang pinadala sa San Miguel. Hindi lamang si Herndon ang nagdaan sa ganitong sitwasyon. Dahil pati ang Rain or Shine ay nakipag-trade din kapares ang Phoenix. Ipinadala ng Ilasto Painters si JV Mocon patungong Fuel Masters kapalit ni Nick DeMosis, isang first round pick sa susunod na taon at isa pang second round pick sa deal na naselyuhan lamang nitong ikapito ng Hulyo. Bagong yugto sa karir ni Mocon na nag-average ng 11.1 points, 6.8 rebounds at 2.1 assist nitong nakaraang Governor's Cup. Ngunit hindi sumang-ayon sa alok ng Rain or Shine na bagong kontrata para sa kanya. Palitbahay din si NJII na pinadala ng Ginebra papuntang Northport kapalit ng isang second round pick. Nananatili naman si Maverick Ahamnisi sa Converge matapos siyang pumirma sa Fiber Sirs, ngunit hindi idinetalye ang haba ng kontrata nito. Si Andre Paras naman na maalam na sa PBA matapos ang isang season kasama ng Blackwater upang mag-focus sa kanyang showbiz career. Kayo, ano ang inyong masasabi sa mga galawang ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at hit ng notification bell sa spin.ph para lagi kang updated sa latest sa mundo ng basketball at iba pang sports.